It's a happy day, it's a happy night. Welcome to my channel, please subscribe. It's a happy day, it's a happy night. Let's all have a blessed, happy, peaceful, and healthy world to all. Ito po yung isang nabili po natin ng 6,000 at yung dalawang kambing na worth of 12,000, Lola, Kuya Edison ay ayun, malabong kausap dahil napakalinaw ng usapan namin. Kukunin ko yung tatlo sa 18,000 ngayon. Ayun, parang gustong dagdagan yung napagkasundo ang presyo, so kinukuha ko na nga po ng 12,000 yung dalawang inahin na may nabuntis. At ayaw po talagang ibigay, buti na lang amang po at nakakuha pa rin po ako ng isang 6,000 na buntis doon pa rin sa lugar na yon. So ang gusto mangyari po nung may-ari doon sa dalawang binibili pa po natin ay bilhin ko sa halagang 12,500, samantalang yung usapan namin ay napakalinaw naman po na 6,000 ang isang kambing at sa dalawa ay babayaran po natin ng 12,000. Kaso ang problema, so pabago-bago po yung isip nung ating naging kausap doon. So ang gusto na naman na presyo ay ayan, nasa 12,500. So sabi ko, ayan, maghahanap na lang po ako sa iba dahil ako po ay ayos pong kausap at payag na po tayo doon sa 12,000 na yun. Although buntis po yung dalawa, pero ayan, hindi naman po tama yung nagbigay na po sila ng presyo na 12,000 yung dalawa at magiging 12,500 ngayon nung babalikan ko na. Kaya Lola, Kuya Edison, ito na lang po, ito po yung ating naiuwi ngayong araw. Halagang 6,000, buntis din po ito. Ayan, buntis po tong kambing na to at ayan, ito lamang po muna yung ating makukuha rito. Dahil ayan, galing po ako sa bayan, bumili na po ako ng mga pangporga, vitamins at yung mga panturok na IM, tsaka nung molasses po ay inorder ko pa po sa inorder ko po yung molasses, pero may pang nabili po tayo doon na yun, parang ganun lang din po pero ibang brand. So order pa rin po ako ng molasses para sa mga alaga nating kambing, at siguro bukas magpupunta na naman po tayo sa ibang lugar o magpupus ako mamaya. Dahil ayan, nakakasama nga ng loob yung ginawa naman nila. So 12,000 yung usapan, tapos ngayon babalikan ko na ay naging 12,500. So iniwanan ko po sila at talagang ayun, nakakadismaya din lang. Kaya pero kahit ganun, nakahanap pa rin po tayo ng buntis sa halagang 6,000 pesos. At naiuwi na nga po natin ito. Ito po yung ating mga unang mga nabili. Ito po yung may anak na nabili natin ng 6,500 kasama yung anak. Ayun po yung anak. Sobrang kulit po niyan. May video po tayo dyan dahil nagtatakbo po yan masyadong magalaw yan. Takbo ng takbo to. Makulit to. Ayan, At ito naman po yung kasamahan ng 12,000. Isang inahin na may anak. At yung dumalaga po natin, nandyan na rin po. Tapos meron nandun po yung kanyang barako. Yan po, ito po yung package deal na nakuha natin ng 12,000. 12,000. Yung barako, yung kulay itim na to, at yung anak, tapos yung isang dumalaga. So ang mapupurga ko lang po rito siguro sa ngayon, bukas itong dumalaga natin tsaka yung ating barako. Itong mga bagong anak, yung vitamins na lang po yung i-apply na rin dito, tsaka yung molasses. May mga gamot na rin po tayong nabili doon, at andun po yung resibo sa ating So ito po yung ating bagong kuha, yung buntis na nagkakahalaga ng 6,000 pesos. Hindi ko na po kinuha yun dahil hindi ko na po kinuha yung dalawa for 12,000 sana. Kaso ayaw nilang ibigay ng 12,000. Nagbago po ata yung isip, kaya iniwanan ko na lang po at iyan na lang po yung aking inuwi ngayong araw.
Yan ba yung malikot na kambing? Ang saya-saya. Pag-uwi namin ulit ni Edison, diyan kami tutuloy sa ating kambingan. Dahil magkatabi lang kayo ni Jomar Langit. Diyan ba tayo magki-Christmas party? Sana manalo kayo dun sa pa-contest. Para diyan na nga tayo mag-Christmas party. Ang saya-saya. Nakambing. Hindi ko sukat akalain. Magkakaapu ako ng mga kambing. Huwag lang sana akong tubuan ng balbas. Okay na. Kaya, thank you John Paul ha. Pagbutihin mo yan. Ating kabuhayang pinagkakatiwalaan. Matalagaan mong mabuti ang ating mga kambing na padala ko sa'yo lahat yung perang kailangan mo. Kaya, okay naman kami ni Edison dito. Natutuwa akong mapanood yung mga kambing na yan, lalo na yung makulit na yan. Ayan o, makyat pa. Nakakatuwa lang. Bigla akong nag-aapo ng mga kambing. Sobrang kulit dito. Ano ipapangalan mo dyan sa makulit na yan? Kasi ako dito yung mga isda ko, lahat may pangalan sila eh. Sige ma. Basta happy lang. Diba? At tayo itutulungan ni God na maging maayos tayong lahat. Paisa-isa lang, yung may gustong mag-line up. Kasunod po yung si Jomar Langit. Hello po, napanood niyo yung mga video ng mga kambing. Si John Paul po ang unang binigyan ng kabuhayang mapagkakatiwalaan. At John Paul, pagbutihin mo ah. Mga apo ko yung mga yan. Dahil dito sa trabaho ko, pag may aso sila, apo ko daw yung aso nila. Dahil baby nila. Okay lang naman sa akin yung maglamang tubuan ng balbas. Nauna si John Paul sa kabuhayang mapagkakatiwalaan. Ang naka-line up na susunod ay si Jomar Langit. Puro po sila tiga Pangasinan. Kaya pag-uwi kami ni Edison, diyan kami tutuloy sa kambingan. Salamat sa mga nanood ng ating live stream kagabi. Napunan ni Edison, bakit daw ko konti ang like? Dapat po automatic na yon pag binuksan niyo yung inyong mga cellphone para manood kay Lola Tess. I-press niyo po agad yung like. Importante po yon. At saka ang ano yun, maganda naman daw, masaya, at kahit papano sana napangiti namin kayo ni Ron at nagustuhan yung aming love life. Marami pa ang nangyari sa buhay namin, di lang po yan, part lang po yan, nag-umpisa lang kami sa ganyan. Ano nga pala, itong dalawa kong tablet, kaya hindi ako mapanuto kagabi. Hindi sila nakadugtong. Hindi sila makasagap sa akin cellphone. Dahil iba pong ginamit ko cellphone, hindi sila connected. Parang tayo din po, kailangan connected tayo sa isa't isa. Ganun ang mangyayari pag hindi connected. Kailangan pampilitin. Basta kayo, love ko kayo. Kaya happy day, happy night, happy life. Happy, peaceful, healthy, and blessed world to all. I love you all. Si Lola Tess, yun yung kalilimutan. Subscribe, subscribe.